So guys, bago pala mag-start ang day 7 ng aming 50 kilometers per day for 7 days challenge, nagkaroon kami ng konting problema. So nag-aayos na kami ni Mabs, nagpe-prep na kami ng mga bike at saka ng mga dadali namin. Tapos may napansin ako sa bike ko. Nakita ko parang merong pimple yung gulong. Tapos tinignan ko, kala ko dumi lang. Tapos pagtingin ko, yung exterior na gulong, may tamang konti. Tapos yung interior, nakalabas ng konti. So para siyang pimple talaga. Tapos ngayon, pinindot-pindot ko lang, sumingaw na siya. Tapos yan, ngayon guys, oh, kita nyo guys, oh, flat na yung gulong. So ngayon, may tama na agad yung gulong natin. Bagong-bago pa tong gulong na to. 1,000 kilometers pa lang ang natatakbo niyan. So, bago kami lumabas ngayon, bali, papaltan muna natin. Luckily, meron kaming spare tires kasi dun sa bike na ginawa namin pang trainer, meron dalawang gulong na exterior na spare at meron ding dalawang interior na spare. Tatanggalin natin yon, ayusin muna natin tong bike. Tapos, sana maayos bago mag-dilim kasi para makalabas pa kami ngayong araw na to. So, ayusin muna natin. Moments later. So, nakakatawa kasi yung gulong ko sa likod, Grand Prix na Continental. Tapos yung sa harap, Continental na ano, na 5,000. So, magkaiba. So, sa ngayon, yan, dyan muna kasi wala eh. Kailangan namin tapusin tong challenge eh. So, ayun guys. Medyo swerte pa nga kasi kami. Kasi nakita namin bago kami umalis ng bahay. Kasi kung hindi, mas mahirap to ayusin pagka sa labas. Tapos may tama yung exterior, mas nakakatakot yun. Kasi may butas yung exterior mismo eh. So, buti na lang nakita ng maaga. Butas na butas yung exterior eh. Nakalabas yung interior eh. So, ayun guys. Mag-prep na kami para makaalis na tayo at matapos na natin ang 50 kilometers per day for 7 days challenge. Okay? Okay guys, so finally, day 7 na tayo. Last day guys. Last day na. Woo! Thank you Lord. Nakakapagod din yun. So ngayon, ang weather, medyo nagpalit kami ng alis ngayon kasi nung nabutas yung gulong ng bike ko, so inayos pa namin. Currently, 7 p.m. na ngayon dito, pero medyo maaraw pa naman. Tapos mga 10 p.m. pa yung sunset, so pwede pa kami magbike, maliwanag pa. Pero nagdala na rin kami ng ilaw just in case abutin kami ng gabi. Tapos, ang direction ng winds natin ay northwest and ang wind speed daw ay 14 kilometers per hour. So, malakas. So, ano yung crosswind ulit yun? Medyo crosswind. Northwest eh. So, tingnan natin kung kakayanin ba natin yung ganong kalakas na hangin. Tapos, 21 degrees Celsius. Oh. Medyo malamig na kasi. Medyo hapon na rin eh. Magagabi na nga eh. Tapos, tingnan natin ngayon guys. So far, yung legs, nakapahinga naman kami kagabi. Okay naman siya. Yung feeling okay pa naman. Pero kahapon kasi medyo nanghina na kami nung pauwi eh. So baka ngayon, wala na to. Pinipiga na lang. Pero tingnan natin kung kamusta magiging ride natin ngayon. So let's go guys kasi gabi na eh dito. So G na tayo. Let's go. Okay. So guys, medyo malamig. Lalo na pag walang araw. Malamig na pala. Nakaano lang kami. Normal na bib. At saka jersey. Malamig. Oo, malamig. Kailangan namin ng araw. Ayan, pag may araw. Okay lang. Ayan, dami ng ano, malilim na. Malamig. Tsaka mukhang wala na talagang power guys. Ikaw ba Mabs? Wala na eh. Ramdam na eh. Lakas ang hangin din oh. Oo nga. Lakas pa hangin ah. Wala talaga. Mag-extend tayo ngayon guys. Ano? Mag-extend. Actually, that alas 6 aalis kami kaso nasira nga yung bike ko eh. So, ito. Alang choice.
Hindi, wala na talaga. Stiff na yung muscle ng ano ko eh. Ng legs ko eh. Ako din eh. Last ng hangin, guys. Last ng hangin. Yan ang problema. Bukod sa ubos na rin talaga. Kontrang-kontra ang hangin. Wala. Talagang ang lakas ng hangin. Ay ko. Last ng hangin. Wala na guys. Talagang boss una. Side na. ubus na wala guys. Wala ng gas sa tangke. Low bat na. Nakaano na kami guys. Energy saving mode. Tignan nyo yun. Okay guys. So dito na ulit tayo sa pit stop natin sa Leuven. Kakatapos lang namin mag snacks. Bali 28.83 kilometers. Tapos 27 kilometers per hour yung takbo namin. So ang moving time is 1 hour and 3 minutes. Medyo okay pa rin. Mabilis pa naman pero talagang ubus na guys. Baka yung pauwi nito wala na kaming energy. Maglakad na lang kami o kaya mag-train. Hindi, pero tapusin natin to. Konti na lang naman eh. Last day naman na ngayon eh. Tapos baka isang buwan kami magpahinga magpagkalakas na. Okay guys, so balik na tayo sa Brussels. Tingnan natin kung kakayanin pa natin. At kung ano yung final stats natin. Okay guys, see you. Lamig! Nakakakilig. Parang 19 degrees na lang yata eh. Alamig agad yan. Alamig mo. Kailangan namin ng araw guys at talagang giniginaw na kami. Ay grabe ang lamig. Lakas ang hangin. Malakas pa hangin pa uwi. Wala. Naku guys, lakas ng hangin. Mukhang alas na to talaga. So yun guys. Kita nyo naman, 9 PM na dito, pero may araw pa rin. So okay pa rin mag-ride. So siguro mga 6 kilometers na lang, nasa bahay na tayo guys. Tapos okay na. Last stretch na tayo. Yung 4% na gradient bago makauwi. Ito na. Whew. Okay guys, so finally natapos din ang day 7 at ang ating 7 days challenge na 50 kilometers per day. Whew. Grabe. So, final stats natin sa araw na to. Sa ikapitong araw, ang ating distance ay 56.26 kilometer. Moving time natin ay 2 hours and 5 minutes. Tapos, elevation gain natin ay close din doon sa mga ibang araw, 243 meters. Huh. And then, average power, again, approximation lang, wala kaming power meter, 120 watt. And then, ang average speed sa ating final day ay 26.9 kilometers per hour. Burn calories 1,180. So again, yung stats namin ng day 7, yung complete stats namin sa Strava, ililink ulit namin sa description. So dalawa yun, tig-isa kami, isa sa akin, isa kay Mabs. Tama. Tapos, kung gusto nyo kami i-follow, nakalink yung Strava account namin din sa about ng YouTube channel namin. I-click nyo lang. At kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag nyo kakalimutang i-like. At kung hindi pa kayo subscriber, so mag-subscribe na kayo guys, click nyo yung subscribe button at i-click nyo na din yung bell notification button para sa mga susunod naming videos, manonotify kayo. Kagaya ng video na to. Katulad nito. So ayun guys, bale, ang masasabi lang namin, nakakapagod.
sobrang nakakapagod. Baka hindi muna kami mag-bike ng 1 week. Pahinga muna. Ayun guys, so nakita nyo yung summary ng ride namin. Ha, masasabi lang namin, nakakapagod talaga. Pinakamabilis na yata namin is yung 28.something kilometers per hour. At todo na yun. Todo na yun sa lagay na to. Kasi mga noobs lang naman kami, mga beginners na siklista lang naman kami. So ayun, sana panoorin nyo yung mga iba pa naming videos. So ililink ko dito sa ibabaw ng ulo namin, meron kaming 100 kilometers na bike ride. So makikita nyo kung natapos ba namin yung 100 kilometers o tumirik kami at nag-train. So ayun na lang muna guys. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Talagang nahirapan kami sa video na to talaga. Pero sa wakas pero sa wakas makakapagpahinga din. So ayun muna. Salamat sa panonood, guys. See you on our next video. Bye-bye. See you on our next challenge, guys. Yeah. Next challenge namin, matulog ng mahaba tapos mag-bike. Sige. See you, guys. Okay. See you, guys.